pero po mga kapar, magandang buhay. Ito na lang po kami sa akin lang, magkasama na naman po kami. Kaya hatid ko lang po sa pwesto ng aking anak. Siya na naman po ang magtatawa ng pwesto ng aking anak dahil po yung aking anak ay nalulungkot pa po. Pero po siyang pinagtataanan yan ay nagkukwento ko na rin po sa inyo kahit na kwento-kwento konti lang po. Kaya po yung aking love, lagi po nagpapantayan ang pwesto ng aking anak. Ihatid ko na po sa ngayon at baka po pag uwi ko mamaya pakita ko na rin po sa inyo yung pagbili ko ng tara kasi kahapon nga po nakapagbenta po tayo ng bibi noong nakaraan bibili ko na po ng tara para hindi na po maubos. Meron pa po akong tara kaya lang gusto ko po mag-stock na para medyo mura-mura na po ngayon yung tara baka bibili na rin po ako ng Tegra 1000 dahil wala na po akong pagkain yung ating mga sisiw na pinalalaki. Ito na po kami sa palengke. Dadaan ko lang po yung aking love sa store ng aming anak. Araw-araw po ako nagtatao. Araw-araw po siya nagtatao dahil po yung aking anak doon sa bahay niya nagkukulong puro niya. Doon nga po kami natutulog ng aking mahal ng aking love. At baka maipakita ko na rin po sa kanya yung lugar niya pati mga aso mamaya. Patitinda na rin po ako ng aking love dito yan. Ha? Andiyan na ba? May kukuha po kasi ng makapuno. Ito po yung pwesto ng aking anak. Tara sana mo. Okay, yan po yung pwesto ng aking anak. Yan. Next party girl. Pupunta na po tayo. Pupunta po ka sa aming next ko po at nandun sa bahay matatalawin ko po pero kung gabi po doon kami natulog awa nga po ako sa anak na yun natulog ito na po ako sa lugar na aking anak nakabukod po kasi siya ng bahay bumukod po siya ng bahay para kasi po yung mga aso niya marami. O yan po, dito pala sa may salas na marami na pong aso mga po aking anak natin pasyado po siyang makagmahal sa mga ganito ako di yan po, ang dami pong pinapalakot po dito yung pong bahay ng aking anak kaya niya po daw kinuha para sa mga aso o yan po. Bakit po rito sa likod, sa may kusina, may aso rin po dito. Dating garahin ang kahit siya, puro aso na rin. Pakikita ko na rin sa inyo. Bakit tumawid? Si COVID daw pangalan na ka na yun, COVID. Pwera po sa taas. Marami pa po sa taas din. At papanik po tayo dun. Ay mga kapal, ito na po ako sa lugar ng aking anak. Sinasamahan po namin sa rito. Pagkagabi, pag-araw naman po, dadalaw-dalaw lang po kami. At ito po yung kanyang mga aso. Shit. O yan po, tumatayo po yan. Shit. Diyan ka lang sa gawin dyan. Napakatalino po ng mga aso niya na to kanya-kanyang talent po yan sit behave iski yan yung pinsa yan ito mag-aaway kayo eh dyan ka lang sabi huwag mong alis dyan ka lang sabi hop dyan naman hindi ka nakikita eh huwag ka na dyan ka na lumang napit ka dyan ka na hawa ka lang dyan hop
Ganun pa. Pag-aasin dyan. Diyan na. Ganyan ka lang. Ano bang tawag dyan? Yan. Siya yung magulo ko isa. Si Kojic. Ito naman si Yorkie. Pakikita ko lang po mo si Yorkie. Nag-aantay po. Ilang bigay. Huwag yung yung mga kung gano'y mga kabibigyan po ba natin isa na ito? Oh, yan, yan pa isa. Oh, yan. Ito naman. Si, anong pangalan na ito? Si, kalimutin ko. Si Chabi. Oh, ay, Chabi po pala yun. Oh, Chabi, Chabi. Nakalimutan ko yung mga ito. Ito naman po si Yorkie. Yorkie. Very good. Matras ka naman. Oh, mas magaling po si Chabi. Oh, Chabi. Oh. Ito muna na. Ito po isa natin, ma'am. Oh, ito po isa. Oh, ayan, oh. Ito po yung mga katabi sa kwarto ng aking anak. Eh, gabi-gabi po, kasama niya po dito. Dito. Eh, ito po lang kanya nagpapaligaya sa kanya ngayon. At yung... Siya nga po, eh... Kasama na yung hayaan niyo na po yun. Kaya kami na po ang kanya lumala. Ah, hasit! Oh, ayan. Ang galing yan. Ah, diba? Diyan, huwag kang alis dyan. Ganyan ka lang. Oh, huwag kang alis dyan. Hindi kita bibigyan ng pagkain pag umalis ka dyan. Diyan ka lang. Huwag kang alis dyan. Hanggang mga isang oras ka dyan. Oh, huwag kang alis ha. Ganyan ka lang ha. Oh, ayan po. Opo. Diyan ka lang. Alis. Oh. Lahat yung po aming anak ay nalulungkot. Eh, ayoko man po sabihin sa inyo. Eh, sinasabi ko na rin po. Eh, na, siyempre, naawa na rin po kami. Eh, kaya po nga dito kami natutulog sa kanya. Ah, paggabi po, pupunta kami dito. Pag-araw, uwi po sa bahay namin. Kaya ayaw na niya po umiro sa bahay namin. Gusto niya dito talaga sa bahay niya. Eh, wala lang po kami magagawa. Kaya ang ginagawa namin, sinasamahan na lang po namin siya matulog dito ng aking lab. At ang aking apo na isa. Hmm. At ang nangyayari po, nagtatawag na lang silang mag-ate. Yung kanyang kapatid. Ah, sit ka muna doon. Diyan ka lang. Oh, hindi kita papakainin. Oh, tayo. Sit. Tayo na. Oh, yan. Ganyan. Ikaw eh. Oh, yan. Kalas. Oh. At mamaya po, pag uwi ko po, bibili po ako ng dara. At kahapon nga po, nakapagbenta po ako ng bibi. Eh, 1.5 po yun. Eh, bibili ko na po lahat ng dara. Oh, yan. Oh, Chubby. Yeah. Taas, taas, taas. Pataas naman. Gusto ko mataas. Ha? Oh, dito. Oh, sit. Ito, mama na hulog. Very good. Tama na kami. Oh, ayan po, mga kapan. Galing na po ko sa kwarto ng aking anak. Eh, ayaw naman po kung magkakita sa video. Napauwi na po kami. Ay ako, at nadaan po sa bilihan ng dara. Papababa na po ko ng hagdanan niya. Jesse! Punta ka na sa taas. Pakilinis mo rin yung kwarto. Oh, hindi ka talang tip. Yung pusa mo, may ako dadalhin. Oh, uwi na ka, mga aso. Hindi ko alam pangalan niyo eh. Oh, yun po si mga aso rin sa mga baw. Yung sa kabila po, may matapang na kasama eh. Pati po kasi askal eh, lalagaan eh. Nasaan yung cat dito? Tara ko, ito si Kuya, ang pangalan na to? Tom-tom, uwi na ako Tom-tom. Tom-tom. Ano tayo aso mo ron? Mga kapan, ito na po ako sa punuhan. Bibili po tayo ng tarak. Meron daw po, buti na ipagtabi po ako. Pinatitimbang ko na po at ayusin pa po nila eh. Dito po muna ako sa labas at medyo maingay po sa loob. Kasi hati-hati raw po yun, pagkasama-samahin po muna. At pagka daw po nag-araw, mas mura na. Bumaba na po ng kuhan, 2 piso. Kasi pagkakakuha ko nakaraan. Oh, ito na po, kuha po tayo ng dara. Kasi yung pong darak dito, maganda, pinong-pino. Kaya po, pag gustong-gustong kumuha ng darak dito, pag sa iba, makakuha po ako magaspang, pero hinahalo ko na lang po rito. Mga ilang kilo? 180. 180 kilos? Sige. 180 kilos daw po.
po, nagagano po yung tara. Nakabili po tayo ng 180 kilos. So nga po yung isang nagpakunan po kayo na yung aking kumare, binigay na po rin sa akin yung talap na 18 kilos naman. Oh. Kaya po, halos 200 kilos din po yung nakuha natin. Pauwi na po tayo. Ito na pa kami sa bahay at naibaba na po natin yung darak at papakainan po tayo ng ating mga alaga na ngayon at yung ating mga pabay pinasalo ko po sa damuha kanina at nagpasama na po ako magpakain sa inyo yung kasama at para po ako nangangawit at ito po ating mga pabo nagpapakain na po kami dun eh parang ayaw pa lumapit at mga mga busog nagaaway na po nila layo eh yung matapang mga barakan eh. Lumaga, kaya na. Nagulugo ba? Lagyan mo ng pagkain yan. Baka parang di mag-away. Lagyan mo na. Dagdagan mo ng konti yung maliliit na yun. Oo, oh, dagdagan mo yan. Ay po, parang hindi sila magutom. Laging kumakain po ng damo eh. Saka mukhang marami po nakakain. Parang basura-basura dito eh. Konti lang muli, pakain mo dyan. Ito. Ayan, pakain mo dyan. Konti lang. Itong dagdagan mo yung labas para kuhan. Ikaw muna magpakain ngayon. Itong mga sisyo na pakain ko na ito eh. Tingnan ko marami yan, gano'ng karami yan. Marami pa sa peking takyan, mabawasan pang konti. Ayun, alam pa yung mga kainan na iba, taktak mo. Lagyan mo lahat. Pag dumating yung pabo dyan, ubus yan. Ayan na oh. Ito po yung ating mga sisiw na pinapalaki. Ito po yung 8. Ito po yung 7 na nabawasan ng 2. Diyan po yun eh. Ayun, sa peking tak na yan. At nagpasama na po ako magpakain. Ito naman po yung ano, nalaki na po sila. 10 days na po sila. 8 days. Lamaga na po sila kumain, buwan nilalagyan po ng vitamins kahit na mas mainan po yung may vitamins kahit na ito yung kalawang araw lang kung nagtitipid po kayo sa vitamins kahit yung kalawang araw lang alagaan. Pagka po malalaki na kahit minsan nalang sa isang linggo mainan po pala yung may parang mga tinatapunan ng basurang ganito sinasadya ko po dyan itapon yung mga dahon pagka po minsan kinakain nila pag may nadudurog lagi po silang andyan eh. Ang dahil na po natin ng dahon eh, ngayon ko konti na eh. Napipit-pit pag nadurog po yung dahon, kinakain po nila. Kaya dyan na po akong tatapon ang aking basura yung mga dahon at pinapupulot ko na po yung mga plastic. Diba, kumakain na po sila eh. Kanina nga po, galing kami sa aking anak na sila si Miranda. Kaya nga po siya pinagdadaanan ng problema eh. Nasusuportahan po namin at pasensya na po kasi kung nasasabi namin sa inyo. At ito na po yung mga drak na nabili kanina. Sinali ko na po lahat sa mga drama ko. Ayaw bang sumobra po. Ando, nagtanabi ko po rin. At ito naman po yung ating mga niwalay na sisiyo dati. So, well po. Saka yung ating mga kanina nakapulot naman po ko isang pisa na pabo. Ere po yun. Kalaki o. Ito po. Isa-isa po eh. Kung saan-saan nakalagay eh. O, ere po. Laki o. Siya po yung bagong pisa. Siya po yung malaki o. Nakala ko po yung pabo ko hindi nang ikilog. Noon pala sumasama sa ikilog ng mga bibi. Ganun po yung nangyayari. O kaya ito po sila. Pinupulot-pulot. Ito yung may pipisa. Iwan mo lang po ikilog eh. Huli na inahin na bibi. So, ito naman po yung ating mga sisiyo na nasukupita. Malakarap po sila. Sisigla po. Ayan, marami po tayo papalakihin na naman eh. Ayan po yung gansang maingay. Ano po yan? Nakakain na po yung ating mga alaga.
Nakasindak na naman sa gansa. Ito yung gansa natin. Misa na ito. Iisipin kang paano kung gagawin mo. Kapag ko, ibubukod ka naman mo ito. Eh, kulungan. Pero mainam din po pagkagabi. Siguro. Ayun, tatakbang ko na ito mga alagaro. No? Tapos naman po yung ating ginagawa ng paiklugan uli at saka kulungan, no? Malapit na po mayari, no? Unti-unti, o. Oh. Nalagyan ko na po ng dingding. Yero po, ayan, o. Oh. At lahat po kasi lahat talaga pang ginagawa ko yan, ha? Ulit-ulit ko lang po sinasabi, eh, kailangan po natin yan pang mag-alaga. Kaya nga, ako po sa mga bago mag-alaga, bago po kayo mag-alaga, gawin mo na kayong kulungan, kahit maliit lang. Para siguradong meron silang babahayan, o. Oh. O, puro iklugan po yung ginawa ko na. Ito po siguro, lalagyan ko uli ng tray sa ibaba. O, marami naman po akong tray doon na mga luma. Mga gamit ko po dati. Baka sakali pong iklugan ng pabo o gansa. Baka sakali lang po kung gusto nila magkasi ibaba niyo. Papatungo ko po ng tray. Kamukha nang ginawa ko sa kabila. Maganda na po yung ginawa ko. Silagyan ko po ng simento. Pagka po magsisimento ka ng konti. Ang gitna po ng simento yan. Pinaislop ko lang po ganun para po yung iklug. Pagitna, hindi pakalat. Medyo pa oblong po sa loob. Pang po flooring para po yung iklog parang tapayan po ba kasi papaambit kasi tapayan sa kanya eh. Hindi ko po alam kung saan nakakabili ng mga tapayan na yun eh. Yung po isang vlogger na nag-aalaga ng bibi, maganda po yung mga iklogan niya, natutuwa ako dun eh. Ay, kaya lang po mga tapayan niya maganda yun, ala pong bugok ng iklog doon, abihira daw po yung nabubugok sa ganun eh. Ay, parang ginaya ko din po, di po kayo tapayan pabilog na ganun, no? Ako pinabilog ko konti para bilog din yung ilalim para po yung iklog niya hindi kapakalat. Kahit mangiklog yung bibi ng sa gitna o sa gilid, pag sa gilid siya ng iklog, gigitna rin yung iklog niya kasi pabilog to eh. Hindi po sa kwan, latag. May diskarte rin po kung iniisip eh. Siyempre, pag nag-aalaga, di diskarte rin po. O kaya, hindi na po mapapasa dito yun. Safe na po yung mga iklog dito. At here po, tutuktok ko ng konti para mas madilim pa. May kailangan daw po kasi sa pabo o gansa ay mas madilim eh. Sa pabo mo, kabisado ko na eh. Sa mga likod-likod lang po hindi nagagalaw eh. Gusto nila mga iklog din eh. Kaya lang po yung pabo, kung sasama po sa mga inahing baby, eh okay lang po yun. At pag napisa po naman eh, mapupulit din naman eh. Sige pa mga fan, next video na po ulit. Maraming salamat po sa sumusubaybay na aming channel. Sana po huwag niyo po kami papabayaan sa aming channel. Sana ipatuloy niyo po kami panoorin. At sana po lumaki pa ang aming channel. Sige po, maraming salamat po.